Ayan na. Okay. Ito na. Magkakaalaman na. Ito na naman ang pagpapatuloy ng kwento ng dalawang internationally acclaimed teams na ito. Hindi na natapos. Hindi na natapos to. Kailan pa ba ito nagsimula? For Falcons AP brand, they've made their world tour. For Team Liquid Philippines, they've, you know, gathered a lot of those victories even from before. Bago pa magsimula yung world tour ng Falcons AP brand, they are already well acknowledged. And now, it's Coach Trevor. That's, you know, the usual take para sa Falcons AP brand. Pero ito ang umpisa ni Coach Saire being the one to actually hold down the draft para sa koponan ng Team Liquid. Gusto ko lang sabihin, open ang Ling, open ang Roger, open ang Harith, and open ang Zask. Maraming options para dito sa Falcons AP brand. Binuksan ng Liquid lahat. Dami. Nung open dito, tinanggal nila yung Fovius. So Falcons AP brand, marami silang agent selection. Nandiyan yung favorite nilang Roger, kay Super Marco, na pwede rin naman laruin ni Kyle TZ. Meron ding Ling, meron ding Harith. But at the end of the day, Liquid Philippines, makukuha nila yung gusto nilang kunin. They go for the Roger on the side of FCAP, and I think oras na para ilabas ang Kabayo at ang Harith. Oo, no? Tsaka parang isa sa mga nakikita ko, no, bukod doon sa Kabayo at sa Harith, yung Ruby din, eh, no? Ang taas na rin ang prioritization sa isang Ruby dahil nga sa flexibility na meron itong hero na to. Pero ano Hylos? Nga ba? Ayan Harith! Ayan na! Grabe ka na! Grabe ka, Saire! Ikaw ang... Hindi, si Saire yung nagdadraft. Ah, sabagay, sabagay. Pinidictate ko lang kung ano yung pwede nilang maisip. Tama. You know what? That makes a lot of sense. Hylos, it's still gonna be a flex hero para sa ating matchup. Whether it could go sa EXP or Rome, magagamit yan nitong si JP or si Sanford. On the other hand, Benny Cutie is gonna be using this Harith to the fullest of potential para kahit papano kung sakaling yung Roger ng Falcons AP brand ay mailagay nila sa gold or sa jungler, yeah, there is a way for them to initiate in terms of team fights. Now, it is Falcons AP brand's turn. Val, Zask, pwede kang munang XP muna at XP muna rito. Maybe sabi niya Terizla para at least may stable XP sila. Oh, Johid Louis. This is interesting. Louis. Okay. Wow. Ganda nung Louis para at least hindi nila kailangan intindihin yung rotation ng Hylos. Ang ginagawa nito is constant aggression in the map. And also, it can play around if ever man ilalagay nila yung Roger sa jungle. Now, Liquid Philippines, pwede nang kopyahin yung Louis with a Valentina pickup for Sanji. Unless may iba silang option dito. Wala na yung flex nung Julian kasi tinanggal din to ng Falcons AP brand. But definitely, there's a lot of options here for Sanji. Oh, actually, Nolan yung inuna nila dito. Okay, tinatanggalan din nila ng jungle flex yung Falcons AP brand kasi pwede nga namang gawing Roger Goldlane. Tapos kuha pa sila ng Nolan. Ang ginagawa ng Liquid Philippines dito, uubusin nila yung jungle pool para sigurado sila na Roger jungle. Tapos makakuha sila ng Roam na kayang pumake up sa Roger. Pero again, one step ahead yung Falcons AP brand. Tinanggal kagad nila yung Tigreal. Parang sigurado na nga na Hayabusa and Ling yung mapupunta sa side ng Falcons AP brand. Parang dinidictate dito ng, ano, no, ng Falcons AP brand, Team Liquid PH, kung ano man yung mga heroes na pwedeng pagtunguhan nitong mga heroes like Roger and this Hylos. No? Pero again, wala pa rin mage naman ang Team Liquid PH. No? Nabanggit ni Medel kanina yung isang Valentina, which is magiging good kit para sa kanila, no, kung gusto nila ng diversion or even yung mga heroes din na pwedeng gagamitin pa ng Falcons AP brand. Pero ang pinaghandaan kasi ng FCAP dito is yung pag-group up, di ba? Kapag merong Hylos, yung pag-group up talaga. Pero ang ganda ng pagkakaban ng Claude na to. Grabe, tinatanggal yung ano, bulletproof. Tinatanggal yung bulletproof ni Marco. Kasi meron na rin silang hawak na Harith, so talagang sinisigurado lang nila na good matchup dito si Ben Cutie. And again, tinanggal na yung Valentina. So, may chance pa naman na makapag-Aurora dito yung Liquid Philippines. Either that or kunin nila yung Zask. Even though it is gonna be up against the Joyet and Louie. Pero instead of that, they go for the Arlott. Okay. Flex pa rin naman to. You don't know still kung anong position ng Arlott. Could still go Roam, could still go XP. And maitatago nila yung hero dito ni Sanji. Hindi rin naman makakontra ng FCAP yun dahil nakuha na nila yung Louie. So now, they have to reveal kung anumang role nitong Roger. I think Alpha is quite a good pick for Falcons AP brand. Para pang tunaw din nung Hylos. Pero if not, pwedeng jungle Roger pa rin. Tapos kuha sila ng Moskov. Para at least meron silang additional CC. And also yung global presence with the Spear of Destruction.
Parang kailangan nila dito ng isa sa mga frontline. Feeling ko Terence La and Moskov nga ay pwede dito para sa Falcons AP Bren. Para at least may setup din sila na i-expect. And that race sila at Lee! Wow! Nako, si Kyle TC mainit. Sabi niya, tatapat ako yung Nolan mo, Carl. Assassin battle. Ano kaya mage dito ni Sanji? Open pa rin naman yung, open, again, yung Aurora. Open pa rin. Zask. Could still go for a Zask. Pero pwede rin, kung gusto mo, mag-flex ka rito ng, ng mechanics mo. Ano, Kadita. Diba, balik natin yung Kadita ni Sanji. Actually, pwede nga rin yung Lilye. Oo nga, no. Kasi, Lilye again, na naka-purify. Oo nga, no. Kasi, again, may, yung sa mga pa-frontline din, eh. Tsaka additional buhay, no, if ever, man. Purify ka, tas meron kang sapatos, diba? So, Zask pa rin ang sisimulan dito. At kukunin ng Team Liquid PH. Parang hirap mag-desisyon. Base dito sa drop, ha? Wala. Ayoko mag-decide. Bahala sila. Bahala sila dyan. I mean, they got the comfort picks that they wanted. Right? Kahit papano, this is a well-rounded lineup para sa parehas na teams. Getting a drawhead early para dito kay Ogwen while also putting JP in that high loss, confirming that Sanford will be using that Arlott sa EXP lane. Matchup-wise, I really do think na merong setups ang parehas na kupunan with the Arlott's final slash as the initiator. Kung isasama mo rin yung glorious pathway na dala nitong si JP. Meanwhile, for Falcons AP Bren, you also have that penalty zone. You even have the Ling and the Roger combination na posibleng kailangan ng mas maraming gold. But the question is, can Falcons AP Bren withstand it? This is the Bees versus the Cavalry. May the best Titan win. Casters, pasok. Thank you so much to our Infinix Game Tambayan. At oras na nga para simulan agad-agad ang unang laban sa pagitan ng dalawang Titans ng MLBB na ating tinatagurian ngayon. Hindi na rin tayo magtatanungan kung kaninong lineup muna tayo titingin at papabor kasi maski tayo hindi na sigurado. Manunood na lang talaga tayo. Ihatid na lang natin ang aksyon. Oo, pag ito yung magkalaban na team, parang hindi kasaray na hindi best of seven. Talaga. Yung laban. So parang bitin tayo sa magiging best of three. Ngayong araw, so tinan natin kung paano yung magiging takbo dito ng ating game. At kita naman natin na para dito sa ating Lead the Wonder ay makukuha agad ng F-Cup. Nararamdaman ko yung maagang aksyon doon pa lang sa Lead the Wanderer mula sa dalawa nating kupunan. Pero so far, pantay pa rin naman ang XP na nasa secure ng magkabila ang junglers. And panigurado yung nag-iingat din kahit pa paano ngayon ang Team Liquid considering yung pwedeng pressure na mabigay or immediate damage na magmumula sa Johid together with the Luyi kapag ka nahanap kanila. So ayaw mo na maging madali ang target dito ko tsaw ang Team Liquid. So, unting pag-iingat muna samantalang nandito na rin naman ngayon agad-agad ng Falcons AP Bren. Feeling ko, ang turtle dito ay una pa lang nating makikita ng pagkikita ng dalawang teams natin. Oo, parang iiwas muna yung dalawang teams natin dito probably dahil alam nila yung pinaka-pattern na kumbaga sa magkakaibigan, kilala na nila yung isa't isa at tila ba na-miss nila na nagkakatapat sila sa kanya-kanya nilang lane at kanya-kanya nilang mga role. O, tingnan mo naman, si Supermarco at Benny. Ay! Halos magkadikit pero sa top lane, maagang pagkuha kay Carlito. Oo, medyo crucial yan na later on. Depende na kung sinong makakakuha dito ng turtle. Parang hindi yata aabot ang side ng TLPH, pero parang pwede dahil hindi pa sisimula na dito na F-Cup yung turtle. At sa may top lane natin, mayroon mga sundutan na mangyayari between Flatties and even Sanford. Magkabila ang lanes, no? May action na tinitignan para dito sa magkabilang kupunan natin. And gaya nga nang nasabi mo, ay hindi naman agad-agad sinimulan pa ng Falcons AP Bren ng pagkuha ng agaran doon sa turtle objective natin. So may chance naman na magkita-kita pa ang dalawa nating teams dito, pero mukhang i-burst down na nila here and now. Pero papasok pa rin yata ang ibang miyembro ng TLPH. Okay, nagkamit dito. Flappy si makakakuha ng turtle. Tapos yun nga lang, mamataras dito ilang mga players. Ginamit rin yung Dominator's Crescent. Masustan din na si Ogwen. No casualty. Turtle lang ang nakuha dito na F-Cup. Grabe yung kunat na meron din ang Falcons AP Bren ng ganito kaaga sa ating laro. Parang hindi sila takot masyadong dumikit kahit kay JP. Pero teka lang, Pew!
May flicker na nagamit doon para sa mid laner ng Falcons AP Bren. At pag nakita mo si Kyle TZ, ay parang hindi ka na yata muna masyadong papalag kung ikaw ang TLPH. Oh, parang Delix din kasi pagka napalalim. So even dito sa may bottom lane natin, ay more on pokes lang ipinapakita dito ng ating dalawang teams. Again, sanay na sila na sila'y nagkakaharap. So probably ay aantayin nila yung almost close sa game equilibrium. Depende na lang kung magkakaroon ng rotation dun sa mga other lanes. Dun nga sa taas yung tinitignan mong best of three na dalawa lang yung pwedeng ma-feel na Vars, ay hindi talaga natin na nakasanayang makita yan eh pag itong dalawa ang nagtatapat. So pakiramdam ko ay bawat desisyong ginagawa talaga ng dalawang teams na to ngayon ay sobrang pinag-iisipan na mabuti. Ramdam yun eh. Ultimo kay Sanji, kinilala natin ang mid laner ng TLPH doon sa mga kakaiba niyang galawan, doon sa paggamit niya ng mga Novaria in previous seasons. Pero now, ramdam mo yung kung kaano nila nilalaro ng maingat yung early game nila so far for TLPH. And even sa sides, parang minimal rotations muna ang nakikita natin. Yung miminsang makikita natin yun, pumabor pa siya sa Falcons AP Bren. So farming ay napakahalaga talaga ngayon kung ikaw ang nasa side ng Team Liquid. Oh, tsaka kasi alam nila dito na sila yung teams na magagaling din na pagdating doon sa pagpapunish na sabihin na natin unforced errors ng mga teams. So yung mga pokes again ang nakikita natin na dito for both. So F-Cup lamang ng very minimal against sa TLPH. Eto na. Eto na. Nakita natin na magsuspawn na anytime. Dito yung turtle. Probably dito magkakaroon ng unang casualty para sa ating mga teams. At may nagtatanggap muna na parte ng mapa. Hinapin na yung Glorious Pathways. If yung target nila, pero naka-ready dito ang side ng F-Cup. Pero pa ejector para kayo. Oh, Gwen! Core TC is down. Pero sa Ogun, makapatay lang din. So one for one trade. Dito yung dalawang teams natin. Gusto pa yatang ilaban kahit papaano, nandito si Sanford at mag-isa lang si Flap TZ, pero respeto sa kunat dito naman sa pamatay ka lang Super Marco and Benny Cutie. May pag-iwas, may flicker at nakatakas pa doon. May tumeleport tumeleport si Capital View, ang idol ng mga kids. Napitigan na dito si Benny Cutie at ito na yung unti-unting umiinit na diesel para sa ating dalawang kupunan. But F-Cup ngayon lamang pagdating sa goal, pero sinisimulaan na TLPH yung turtle. Napakagandang latag ng Glorious Pathway. Sanji ang makaka-final hit doon sa ating turtle objective. Hindi na muna aabot si Kyle TZ, pero magkabila ang laban nito. Naiwalay si Sanford. Noko, nakakita na nila si Sanford dito magiging target nila. So ginamit na dito yung Devils of Blades and Sport is gonna be down. Pero tuloy pa rin ang laban. Kyle TZ naman na makakabawi. Grabe yung palitan dito. Ang pinakan pumapabor ngayon for Falcons AP Bren ay yung fact na paulit-ulit nilang nahahanap si Carlito bago yung mga objectives. So yung nakikita nating pattern ng TLPH, parang nagre-rely sila sa kung anumang mga pwedeng bawi muna ang kuhain nila kontra sa Falcons AP Bren. Kasi so far, kahit kanina, nung nakita natin yung abang mula kay JP and Carl ay nandoon para clearly ay kuhain sana yung kill on to Ogwen, mas ramdam mong efficient kasi yung mga gulat kapag ka sa Falcons AP Bren siya nang gagaling, even yung nature nung lineup nila. Oh, ejector, tas bigla ang penalty zone for Glorious Pathway kasi kitang-kita kung mag-initiate sila for a team fight. So medyo lalamig muna yung ating mapa. Continuous pa rin naman yung laning dito ng dalawang teams. Alam mo kasi yung dalawang teams na to parang dumating na sa point na pag sila'y naglalaban, kakaibang MNPB yung inilalabas nila para sa atin. Dito ko na matantse eh. Kailan ba magkakaroon ng aksyon? Ultimo kanina, kailangan din pala nating i-take note yung, again, global presence na mau-offer ng Falcons AP Bren. Kasi may mabilisang respo na pwede palang manggaling kay Few. Hindi yun dapat makalimutan ng Team Liquid. Even from Kyle TZ kasi actually, itong dalawang mag-global presence na heroes na to, 2-0-1 din yung standing nila ngayon. So, maganda-ganda talaga yung mga nahanap nilang pwestuhan and engages kontra sa TLPH. And speaking of engages, madali na rin makakapag-engage ang F-Cup doon sa may top lane dahil nasira na rin nga ni Kyle TZ yan kanina. So, saan magte-teleport? Natagpuan dito sa may bottom lane. Si Benny Cutie magiging target nila pero nagamit na yung summon force para makapag-dash. Dash! At kinamit na yung Devils of Blades. Sasayaw pa nga dito at si Sanford may iwan doon sa gitna ng T-fight. Flav TZ mawala na buhay. Oh! Kyle TZ is down doon sa may pataggedly at mawawala na nga doon sa may bottom lane. Nagkabalitan na nabaliktad pa dito na Team Liquid PH. Napakagandang pagkakahiwalay nung team fight
na malinaw na pumabor for Team Liquid. Nakita natin na nagawa pang maisayaw doon ni Benny Cutie ang kanyang sarili sa ilalim ng tore, and as much as hinahabol siya doon ni Kyle Tizzy, ay napakabilis na rin ng rest from TLPH. Nahiwalay na rin ni Sanford yung iba pang mga nag-a-attempt na humabol. So mukhang ito ay magiging ikalawang turtle objective na mapapasa kamay ng TLPH. Regardless kung ganun yung sinapit nila nung early game, so parang pantay na naman yung laban natin ngayon, Chantel. Oo nga, parang ang bilis din ng shift ng economy kasi Team Liquid PH na ngayon yung lamang naman pagdating sa gold, at konting-konti na lang para masisira na nga din yung mid lane na napaka-crucial niya na para sa assassin dito ng FCAP. Oo, at talagang pinanggigigilan yung bottom lane. Ay, nakita natin ito kanina, si Sanford ang mahuli nila, ginamit ang ejector dun sa may likod, ginamit yung glorious pathway, pero Fortis Karabita ang ginamit na yung penalty zone, mawala buhay dito si Flap Easy, at itutuloy pa ka killing spill na dito yung alien ni Saji. Naku po, Pesos Kyle Tizzy, gusto pa yata humapol na mga kills at papasok sa ilalim ng tore. Defense of Blitz, ginamit na doon. Benny Cutie is down as well. At mukhang inuubos na nila ngayon ang Team Liquid. Dumiretso, tatlo yung patay para din si FCAP. Team Liquid PH naman, apat dun sa nangyari sa may bottom lane. Nararamdaman natin yung mga critical damage dito na ating mga players. Ano ba talaga nangyari dun? Balikan muna natin sa ating Infinix Instant Replay. Nung akala natin ay disengage na, ay nakasakto pa ng habol doon etong si Kyle Tizzy na sinamahan ng full commit, unstoppable force, inaitira pa doon netong si Owen para lang talaga ilaban sa ilalim ng tore ang Team Liquid. And again, nakita naman natin na medyo nagkaubusan na ng resources for both of these teams sa mga nakita nating team fights kanina. Kaya ngayon, tantsahan na naman ulit. Pantay na pantay lang halos ang nakikita natin. Talagang kinakailangan lang yung mga decision mo ay sobrang ingatan mo ngayon kung ikaw ang nasa side ng kahit sino mang team dito. Oh, kailangan dito, maprinsipyo. Kailangan ng prinsipyo ko ngayon, kunwari kung ikaw si Flap Tizzy o kaya si Sanford, ay mauna muna na magkaroon ng set of play. Ganon, kailangan kapitan niya ng ating dalawang teams. So ngayon para sa ating game, nakita natin kanina na si Benny Cutie ay medyo lugi pagdating dun sa gold against Super Marco, pero depende yan kung paano magiging conversion ng ating mga gold laners mamaya pagdating sa team fight. At isang iglap lang from turtle naging lord na ang ating big objective para dito sa game number one. At para sa Falcons AP, Bren, ay sila yung may malinaw na control sa mapa so far. Dalawang side lane turrets na ang kanilang nakuha, kahit na nakakapitan pa rin naman kahit papano ng Team Liquid yung kanilang middle inhibitor turret, ay napaka-crucial nito para sa kanila kasi mas maraming na-open na space para kay Few. So pwede niya niyang i-consider yung ibang mga accessible na lokasyon sa mapa natin para sa kanyang mga gustong gawing diversion plays. Mamaya, parang kung ikaw nga TLPH dito, walang safe na lugar eh. Kasi pwede kayong gulatin talaga anytime ni Few, lalo kapag ka mag-isa kayo. Tas pwedeng magsasama-sama na lang dito ang Falcons AP, Bren. And even for Kyle Tizzy, ipoproblemahin nyo yung mga ganitong gagawin niyang split pushes. So parang kung ikaw ang TLPH, westuhan talaga. Kailangan meron ka sanang marami-raming impormasyon. Pero at the same time, hindi mo pwedeng masyadong ipakita yung sarili mo kasi pwede ka rin setupan agad at i-burst ng Falcons AP, Brin. Oh, parang ano, Chani Gaming pala yung ginagawa dito. Point and slash! Oh, Gwen! So wala yung set of play at frontline na isa dito ng FCAP, Glorious Pathway, pero parang masakit yata at hindi na itutuloy. Look at that damage against Flap Tizzy. So mukhang hindi muna magsisimula dito ng Lord ang ating mga teams, pero pupuesto ng iba. Magsesecure muna dito ng purple buff yung ating mga junglers. At ganun pa rin, juggle pa rin para dito sa ating mga tips. Kung sinabi natin na kailangan nyo mag-ingat kung kayo ang TLPH, ganun din naman pala for Falcons AP, Bren. Basta't makahuli ng maganda ang Team Liquid, meron na rin silang kahit papanong sapat na damage. Kung iisipin mo, basta't ma-isolate ka, nilatagan ka ng Glorious Pathway, masuslow ka, hindi ka masyadong makakatakbo, parisan mo pa nung damage ni Sanji dito kapag sobrang ka nakapag-spawn. Slow na pala nun. So pwede ka talagang mahanapan ng way dito ng pick-off ng Team Liquid kung ikaw ang Falcons AP, Bren. Pero teka lang, grabe yung TP dun sa bandang top lane. Sabi nila parang nasa maling sitwasyon yata. Ay, itutuloy ba nila na popuesto dito? Parang delikado if ever si Kyle Tizzy pag napadaan siya dyan sa moment na yun or kung sino mang dadaan. Oo. From the side of TLPH, kailangan din ang impormasyon. Naku, naku! Ng TLPH na may player dito, Kyle Tizzy na palibutan na nila. It's gonna be a shutdown for FCAP against Kyle Tizzy. At kailangan yata talagang magtago-tago ka muna kung ikaw ang Team Liquid at wala kayo masyadong impormasyon sa mga lugar kung saan naroon ang Falcons AP, Brent. Kasi ganun at ganun yung mga pwede nating makita
paulit-ulit na mga plano rito ng Falcons AP Bren. And isa na namang crucial pick-off yun kasi hindi man ito turtle. Objective pa rito. Lord pa nga. So mas kinailangan sana siya. Igo-go pa rin. Penalty zone. Natatamaan doon. Ginamit yung Purify. Pero si JP ang haharap kaya siya makukuha dito. At babalik na rin si Saji. Makukuha na rin dito ni FlapDZ. Pero walang buhay mga ibang players dito ng FCAP. Parang pwede pumasok anytime, pero parang disiplina muna ang kanilang gagamitin sa mag-TP out para mag-reset dahil buhay na rin si Cartesi. Nabalik na, pero mabilis ang reset lang ito kasi may diversion pabalik sa ating Lord Objective. Benny Cutie makakita yata! Kakauwi pa lang, tas nahanap na nila. So nagamit na yung mga spells. Another Purify has been procced para dito sa TLPH. So sinisimulan ngayon ng FCAP yung Lord. Nandito si Cartesi at si 4D para magkaroon ng vision sa kanilang team. Makakapasok ba? Pero binibigilan ngayon, meron pa knock-up dun sa Lord. At nandito na rin si Benny Cutie na makahaba na ating T5. At hindi pa nga yata itutuloy. Cartesi, papatransfer sa ugal may mapatay. Makahanap yata ng pwesto ngayon, pero sino makakaretry ng ating Lord Objective? It's going to be Cartesi! At mag-a-out na rin yata sila, not unless, not unless, hahanapin pa ni Super Marco! Grabe na talaga, from Super Marco ko. Ngayon naman kumakalbot, laban sa TLPH, 3.1 kay Goldade para sa kanila at meron pang Lord dun sa itaas. Nakita nyo yung tansyahang ginawa nung dalawang junglers natin sa Lord Objective na yon. Retrihan kung retrihan, pero nangibabaw pa rin talaga doon si Cartesi. At yung kalamangang namamagitan sa kanila ngayon ay mas nararamdaman na. So magkaka-access ang Falcons AP Bren sa mapa ng Team Liquid. Mukhang mababasag na paunti-unti yung mga turret na nasa labas o yung outer turrets na meron sila. And ito yung delikado. Kung ikaw rin naman ay isang assassin jungler na reliant sa purple buff mo kasi mas magiging madali na for Falcons na. AP Bren na i-deny yun sa'yo. Oh, tsaka gano'n nga ginawa kanina na nga FCAP, yung nakaready si Q para mag-TP, nag-reset lang sila saglit kaya pala napauwi din agad. So nandito nag-front, pero Lord, ang ganda vacuum doon against Saji, masusunog, ginamit yung Purify para mabilis at lumalagitik na yung damage Temenos Blades para hindi kay Khan. DZ, Super Marco kumakalmat na ulit at sakit na criticals na ipinapakita, double kill baka para sa kanya. Tatlo lang ang natitira para sa TLPH para makadepensa. Pero First Lord pa lang naman, mabilis lang to para sa kanila. Maki-clear ng Team Liquid at madedepensahan sa ngayon ang kanilang base. Pero inhibitor turrets naman ang susunod na target ng Falcons AP Bren. Hindi masyadong makalapit ang Team Liquid. Limitado ang kanilang pangfronta at mukhang ang Falcons AP Bren inuunti-unti lang ito. Naghahanap yata ng paraan para talagang tapusin na! Unstoppable force para Zona si Sanford. Tapos godlike na si Super Marco, nakalbot niya. It's gonna be Saji. Make it 2 para doon sa Sanford duo. At si Carl DZ, mamatay na rin, pero buhay na ang dalawang players dito ng TLPH. Benny! Hindi kami papayag na hindi makakabawi! Bagyong Benny! Ma-force dito ang immortality ni Ogwen! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Kumakapit ang Team Liquid! Pero nandito na naman si Kyle DZ. Ayaw na rin nilang umuwi, ayaw na rin nilang tantalan yung base. Mukhang nararamdaman na rin ni JP yung hapte ng bawat blade na nagmumula sa jungler ng Falcons AP Bren. Madedepensa man ba ito ni Benny Cutie? Ay! Sinacrifice dito, pero yung ala si Kyle DZ medyo mailap doon sa damage against Benny Cutie! Pero hindi sapat! Napatay man si Kyle DZ, tatapusin pa rin dito ng FCAP. Lumaban hanggang dulo. Pero masabi ng Falcons AP Bren, hindi na kami aalis dito. Grabe nga, naging nga laban na yun. Grabe yung palitan at hindi na pinahinga ng FCAP kanina yung TLPH. Pero nandun eh, nandun yung capabilities para makadepensa pero hindi na pinahagan pa. Pakiramdam ko ang dami natin kailangang i-breakdown at balikan doon sa nakalipas na game number 1. Kaya naman, Infinix Game Tambayan, kayo na muna to! Min, parang iniisip nila, best of 7 to eh, minadali yung game 1. Falcons AP Bren getting the first victory in this series kontra sa Team Liquid. Grabe, parang yung pinapanood ko na yun, ang dami kong natutunan, no? Alam mo yung kahit may manalo doon at may matalo doon sa game number 1, busog na busog eh, busog na busog yung mga viewers natin eh. Alam, napanood nyo na ba yung Ratatouille? Oh, si Remy. Naalala niyo si Anton Igo nung unang beses niyang kinain yung ano, yung luto ni Remy. Yung Ratatouille. Ganun yung pakiramdam, parang chef's kiss eh. Beautiful MLBB eh. And then, oh, the most beautiful of them all, Super Marco, the MVP
of game number one. You're probably not hearing it, pero sinisigaw ang kanyang pangalan dito sa MPL Arena with an incredible performance. 9-0-4 gamit ang Roger. Grabe no, parang bihira ka lang makakita ng isang Roger na nagpa-first item ng Sky Piercers. Remember, parang ano yan eh, parang isa sa mga sugal na dapat mong gawin, no? May mga Roger kasi na gumagamit ng first item na Windtalker, pero ito Sky Piercers. Silang dalawa lang ni Benny actually. Diba? Silang dalawa lang, parang sila lang yung excuse gumawa niyan eh. Kasi, syempre, alam mo na, Benny QT, tsaka Super Marco. Pero again, ito yung dito mo makikita and ma-appreciate yung laro ng FCAP. Sobrang macro-oriented nung rotation sila, yung mga final four silang team fight. In this specific scenario, alam nila na yung naiwang members ng TLPH, even if may mamatay sa kanila, at least they're gonna be able to give space para kay Super Marco na makapag-objective, makapag-takedown ng towers. And itong Lord Dance na to, yung slow push ni Kyle Tizzy sa may top lane, naglakad kagad yung Falcons AP brand dito, pumesa sila sa harap ng Lord. Talagang alam mong ano eh, alam mong aral na aral nila lahat ng rotation sila. Even itong dive na to, yeah. It's just unfortunate for Kyle Tizzy na ready rin yung Liquid Philippines after yung Tempest of Blades na nandun yung final slash ni Sanford. Pero basically, yung gusto mangyari ng Falcons AP brand is hayaan nila makapag-objective dito si Super Marco para ma-unti-unti nila yung base ng Liquid Philippines. Kaya naman nakaka-amaze panoorin. Alam mo yung naka-time lahat. Kala mo ano yung may blueprint yung laro. Tapos talagang ano yung sinusunod nila. Oh, by ganitong oras, pasok tayo. Bago pumasok yung Lord, tatalon yung Ling. Tapos may magtitipis sa likod. Parang ano eh, naka-planado na lahat bago mag-start yung game. Oo, tsaka kita mo rin yung management din ng skills eh. No? Sobrang nakaka-amaze makita. No? Kanina pinunan natin yun yung pagkatapos ng diversion, naka-ejector na kagad. Nakakasalakalan yung ejector ni Owen para babato na lang palikod, di ba? Ibang klase itong laban. Paglabas nung Johit, may lumilipad na hero na kagad eh. Maibabato kagad. Ang nabiktima kanina si Sanford, na nagulat siya eh. Pagkakita niya sa ano, alam niya magre-report pa lang siya. Sabi niya, oy may, whoa! Oy, may diversion. Pagsasalita pa lang siya, lumilipad na hero niya eh. Man, dapat mag-face check pa lang sana siya noon. Hindi niya alam, bigla ang merong something. May unknown creature na nandito sa bush. Pinag-usili. Hindi nila alam kung ano nangyayari. And I feel like that enabled Kyle Tizzy to just roam around the map and even Super Marco to get those kills and assist as well. I mean, for Kyle Tizzy to be able to get this GPM, very standard ito sa Ling, lalo yung mga damage junglers kasi sila din yung umahawak ng opposite side. And the downside of Liquid's lineup is that walang nagmamatch dun sa Ling. Although, fast farmer din naman yung Nolan, so you would expect Kyle Tizzy to get a lot of gold, and he did. Pero again, yung macro advantage lang na meron kong Ling, tapos dagdagan mo pa ng Louie. Parang buong mapa yung control dito ng FCAP. Nung umabot tayo sa Lord Dance, I would say may konting indecisiveness din yung Liquid Philippines kasi nagpakita si Kyle doon sa top lane for a little bit. Nakita bumaba actually yung Ling and hindi sila nakapag-punish after noon. And nung nagkaroon na ng time na tinutuloy na ni Kyle Tizzy yung slow push, nakakuha pa nga siya ng tower at one point. Doon na natin naramdaman yung advantage nitong lineup ng FCAP na hawak talaga nila yung mapa kasi essentially yung Ling, basta meron siyang lipad, kaya niyang umabot kahit saan man yung teamfight. And of course, you also have the capability of TPing with a diversion mula dito kay Pew. Yeah. Kaya naman, nung umabot tayo sa Lord, kahit pantay na pantay yung game, isang Lord lang na pinanalo dito ng FCAP. Yung tinasabi ni Burrito kanina na 500 gold lead, naging 6K bigla. Diba? Ganong kalinis yung macro ng FCAP. Ibang klase. Tsaka, ano eh, kumbaga, maiintindihan mo rin kasi dive comp itong Falcons AP brand na kailangan ng Team Liquid PH na mag-ingat at pumuesto, pumosisyon. For example, si Sanji, kaya nga ang nangyayari, kapag nalapag yung Dominator's Descent, aatras muna sila. Yeah. And dumating sa punto na binababara na nila even yung mga atake ng Dominator's Descent dahil sa sobrang taas na rin ng kakayahan nila na saluhin yun, di ba? Yeah. And of course, yung passive din ng Teresa, yung lagi siya nauuna makapag-set ng penalty zone. Nararamdaman ng Liquid Philippines yung body of Smith, di ba? Body of Flap Tizzy. Ramdam na ramdam nila eh. Pag tumanan si Flap Tizzy, nakataas po yung kamay eh. Uh-huh. So, ano din eh, nalulugi sila sa initiation kasi hindi nila makaharap ng jump nila. Lahat ng final slash na nakita natin kay Sanford after nung first Lord, medyo defensive na yung dating. So, hindi na rin sila nakaka-react dito kay Ling. Hindi na rin nila nare-react na masyado si Super Marco. Kaya, you know, Marco ended that game without dying even once. Kasi nandun siya sa medyo